Hello guys, good morning, good evening at may galaw shout out po sa inyo lahat. At muli, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Bonita Pilapil. So ito na guys, at update lang tayo sa nangyayari sa nagaganap dito sa Kalingap. At yun na nga may post po si Benty Boy, si Mr. Benty Boy na ito nga po si Robilyn ay pinasok ng lalaki doon sa kanyang bahay, binasag yung bintana at ayun na itong si Robilyn ay nalaban. So, hindi natin alam kung ano ang kaganapang nangyari at ito ay mapapanood po ang YouTube sa YouTube channel pa ni Kuya Bal mamaya. At ang sagana sa akin ay ito ay kinonfirm ng isa sa ito ay kumbaga solid 101% at may kontak kay Kalingap Troy at may kontak kay Bendy Boy ay kinonfirma kung talagang totoo na ito ay siya ba talaga yung nag-post na yon na patungkol nga dito kay Robilyn na si Robilyn ay pinasok ng lalaki at yun na binasag yung bintana ay nalaban si Robilyn at meron pa nga sinasabi nga duguan yung lalaki. So hindi natin alam kung totoo ba ang duguan, malalaman natin yan mamaya. So yun na guys, sana naman sa mga tao na ito ay ngayon may binabalak sila kung ano man, pero wag naman sana si Robilyn, kasi si Robilyn ay ayan na nga babago pa nga lang nakaka-recover at maayos na eh. Maayos na, and then ito naman ay wawalang hiya eh, no? Pepestahin ng kung sino man. Huwag naman po sana si Robilyn at ika nga, baka mamaya ay maano na naman yung isip ni Robilyn na gano'n na papasukin siya ng lalaki ay hindi ko alam. At baka kung ano ang layunin ng lalaki ito, kung magnanakaw naman po siya doon sa loob ng bahay, ano naman pong nanakawin niya doon, ay wala namang kung may pera man si Robilyn, ay siyempre panggastos lang naman siguro ni Robilyn yung kanyang hawak. Wala namang mga gamit doon na pwedeng nakawin pa, maliban doon sa kama, sa mga upuan, sa lamesa, or mga gamit sa bahay, ay ano ang nanakawin nito? Ay, baka ito mamaya ay sa kakaganyan, kung sino man itong mga taong nagpaplano ng kung ano man kay Robilyn, ay baka mamaya ay maghahasa, ay naku naman, Diyos ko po, wag naman sana, at sana po ay masamahan si Robilyn ng kung sino man, may mga tiyahin naman po dyan, at yun na, sana, ito si Robilyn ay mabantayan ng maayos, masamahan, at babago pa lang po nakaka-recover si Robilyn sa kanyang sakit, ay baka mamaya ay bumalik na naman sa dati at magkaroon na naman siya ng problema ang isipin. Ano po? At mahirap na, at lalo pat babae po si Robilyn, ay baka mamaya ay yung mga nasa paligid niya, kung sino man itong mga taong merong mga pagnanasang hindi maganda sa kapwa o may intensyon na masama sa ating kapwa o dito kay Robilyn, ay baka po mamaya guys, ay kung ano na lang ang magawa kay Robilyn, magtangkang gahasain or patayin. Diba? Hindi natin masasabi po ang panahon. At kapag ang isang tao talaga ay mayroong masamang balak, ay talaga yan, ay pag sinapian po ng demonyo, ay talagang demonyo talaga ang sa isip niyan. At wala, mahirap na bandang huli ay nandiyan na at magsisisi na, no? Ika nga ay nasa huli ang pagsisisi, pero mas maganda hanggat maaga po ay mabantayan, masamahan sa gabi. Kasi nag-iisa eh, diba? Ay, naku naman, ay sana lang sa mga tiyahin at may kapatid naman ito si Robilyn, yung kanyang kuya, ay baka pwede na ikuha na lang ng mga kasama. Ito si Robilyn doon sa bahay niya ay may mga pinsan, kamag-anak na nandiyan sa paligid. Sana naman po, wag naman po ninyong pabayaan si Robilyn na nag-iisa, lalo pat sa gabi. Hindi po kasi natin kayang pigilan kung ano man yung nasa isip ng ating kapwa na mayroong binabalak na masama at buti sana kung pagnanakaw lang ang intensyon. Eh, paano nga po kung ang gawin ay gahasain, ano? Pagsamantalahan at ika nga, hindi lang yun. No? Ay paano nga po kung kagaya niya na do sa post po ni Mr. Benty Boy ay nalaban at duguan yung lalaki, ay paano nga po kung ito si Robilyn ay maunahan, gahasain ay tapos patayin pa, paano na, diba, huli na ang lahat. So sana lang ingatan po, at babae, ano po ang lakas niyan? Buti na lang at yun na, kung ano man yung video na mapapanood natin mamaya, ay sana ay walang nangyaring masama kay Robilyn, kasi ang hirap na ganitong babago pa lang nakaka-recover sa kanya sakit, tapos atakihin naman ng ganitong binasag daw po yung bintana, yun na nga, at si Robilyn ay nalaban. So yung lugar po kasi nila Robilyn, ito ay probinsya eh. Kumbaga, parang magkakakilala siguro sila doon. Sa area nilang yun, no? Yung mga kapitbahay niya, magkakakilala sila. Hindi rin mga ibang tao na. Hindi kasi siya yung kabayanan eh. So, malamang itong taong ito ay talagang tagayan lang din, no? Maliban kung merong pumasok na taga-ibang lugar. Pero malamang siguro ay baka tagayan din at baka lasing. O ano man ang nalanghap nito. Baka kung sino man itong baka nakadroga, ito lasing. Pero ang pinuputok ko po kasi dito ay mahirap na po.
maigi na yung naninigurado na nanlaban nga daw po, based nga po doon sa post ni Mr. Benty Boy, ay nanlaban ito si Robilin. Ngayon yung lalaki ay duguan. Ay siguro baka nasaksak, di ba? So yun na, hindi natin alam, hindi pa natin alam ang buong kwento. At mapapanood po natin yan kay Kuya Balas. Sagana sa akin, sana lang bantayan kasi babae. Ano ba naman ang lakas po ng babae? Ay baka hindi pa rin yan. At baka marami pang mga ibang loko-loko diyan. Ay baka mamaya, yun nga po ang inaano ko, ay kung ano ang gawin dito kay Robilin. Maigi na po yung nag-iingat at maigi na rin po yung advance yung ating isip. Ano po, at ikaw nga ay ang pagsisisi ay nasa huli. So yun na guys, at sana lang sa kapatid ni Robilin, sa kuya na Robilin, ang iyong kapatid ay dadalawa kayong magkapatid. Sana naman itutukan mo. Ngayon magaling na, wala ka ng obligasyon pang ipagamot. At yan ay naipagamot na ng iyong na Kalinga Prop. So man lang sana ay ingatan ang iyong kapatid, nag-iisang kapatid, no? At babae pa. Proteksyonan mo ang iyong kapatid. Nakakaawa naman si Robilin. At ikaw nga, babago pa nga lang na nakaka-recover. Ito na naman. Panibagong pagsubok na naman. Panibagong problema na naman. Nakakaawa naman na nag-iisang natutulog doon sa gabi. At kahit pa sabihin na yung anak niya ay isama sa kanya o maging kasamahin niya sa araw at gabi, iba pa rin po. Delikado pa rin po, ano? At kagaya na nga lang din po kay Ate Melissa na ito si Ate Melissa nga po ay may mga kasama na to na sa loob na ng compound yun, pero pinapasok pa ng lasing doon sa loob ng bahay. Bakit? Kasi wala po kasing kasamang lalaki doon sa loob ng bahay. Wala silang kinatatakutan na maaaring yun yung makasagupan nila doon sa loob pag ito ay pinasok nila. So maaaring ito ay mangyari kay Robilin. So maging advanced lang ang ating isip at ikaw nga ay sayang. Ay, ang buhay natin ay iisa. Buti kung tayo ay makaligtas, no? Ay, paano nga kung tayo magparuhan at paslangin na, di ba? Yun yung pinakamahirap doon. Kung nalaban si Robilin, ay dapat lang na talagang malaban siya. Ang tanong ay, yun na, baka mamaya ay sa paglalaban ni Robilin, makadampot ng kutsilyo at ng gulong doon sa loob ng bahay, ay makapatay naman din siya. Ay, di, lalong mahirap din po sa pakiramdam ni Robilin kung mangyayari yun sa kanya na sa pagtataguloy niya sa sarili niya. Ikaw nga, self-defense, ay nakadisgrasya, siya naman ang nakapatay. Ay, sa bagay, ay trespassing yung lalaki. So, pwedeng sampahan ng kaso. Ang problema nga po nito, ay kung sa panlalaban nga po ni Robilin, ay mapuruhan yung lalaki, makapatay. Di ba? Ang problema nito ay talagang lifetime para kay Robilin, di ba? So, ayun na. At, guys, ayun, at mamaya po ay abangan natin yung upload ni Kuya Bal sa kanyang YouTube channel at based nga po doon sa post ni Mr. Benty Boy, ay abangan na lang daw po sa upload po ni Kuya Bal itong kaganapan na ito. At suportahan po natin yan guys, no, ang mga video ni Kuya Bal. At saka pala guys, sa mga gusto pang maging milyonaryo, mamonetize ang inyong YouTube channel, magkaroon ng ads. Guys, ipm nyo lang po ako at check po, matutulungan ko kayo. So, ipm nyo lang ako guys para mamonetize ang inyong YouTube channel. So, yun na. At malaking bagay po itong sa pagpapamonetize ng mga YouTube channel. At ikaw nga ay may mga pangarap na umasenso sa buhay, yumaman. Wala, imposible po. Basta mag-YouTube kayo, meron kayong target content. So, guys, ipm nyo lang po ako at matutulungan ko kayo. Ang isang 1,000 subscriber ay wala pa pong 5 hours. Ay completed na. And then, yung watch hour naman ay madali-dali na rin po yan. Ilang araw lang po yan. At completed na rin. So, magiging YouTube partner program na po kayo. Ay, naku buhay. So, ayun na nga. At kailangan sa mga gusto talaga mag-monetize, ay ipm nyo ako sa Bopil Vlog na merong na naka-white headband po ako at matutulungan ko kayo. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang. At congratulations nga pala sa lahat ng mga na-monetize. Ayan, ang bilis natin. Congratulations po pala sa lahat ng mga na-monetize. Napakarami na. Hindi ko na mabilang at hindi ko na rin matandaan yung mga at hindi ko na kayo maisa-isa. Basta makikita ko na lang sa aking timeline kasi pinupost ko po doon proof of legitimacy. So, ayan na. At pinupost ko doon. Congratulations. Good luck sa inyong bagong journey. Ingatan ang channel. I-secure yung inyong password at ayun na. Basta ingatan. Huwag kayong gagamit ng mga video na pag-aari ng iba. So ayun na guys. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. May galang shoutout. So abangan ninyo mamaya kay Kuya Bal ang video patungkol po dito kay Robilin. So ayun na guys. Thank you. Bye-bye.